dito sa ating pinyahan. Ayan. Nakakatawa kasi malalaki na sila at ang gaganda ng kanilang mga dahon. Ayan. Ito kasi tatlong beses na namin nalagyan siya ng pataba. Yung pataba na ginagamit namin is yung tinatawag nilang complete. So, na-sprayan na din to ng mga spray para mamatay ang mga damo. Pero dahil sa ayan, umuulan-ulan, mabilis tumubo yung mga damo. Ayan, may mga ilan na tayong bubunutin. Tapos ito, binunot ko yung ating mga hinarbesan na mais. Ayan. Yung mais na to, ito yung yellow corn na malalaki. Ayan. Tapos, wala pa kasi talaga ditong bakod. Kasi yung other side nun, hindi na sa amin eh. Yan yung pagitan. So, ito lang sa amin. Ito, meron pa tayong mais. Ayan, hindi na harvest. Tingnan natin tong mais na to ha. Kung anong hitsura nito. Kasi hindi na siya nagtuloy. Ano na siya oh. Ayan oh. Tingnan natin kung anong hitsura. Ah, wala. Ano na siya. Ayan oh. Malalaki sana pero ganyan ang hitsura niya. So, wala na to. Kailangan na natin itong bunutin. Ganyan lang. Madali lang hilahin. Ayan. Tanggal hanggang ugat. Ayan siya. Tapos ito, hindi ko alam kung anong klaseng puno to. Pero mas maganda kasi malaya yung ating mga pinya. Para mas maganda yung bunga niya. Ito, kung meron lang tayong mini garden, ayan o. Oh. Ang ganda niyang paramihin sa mini garden kasi namumulaklak siya. Kaso dito sa ating pinyahan, hindi siya pwede. Ito yung mga ginamit kong bakod. Pansamantala. Ano to, malunggay pero tumubo, tumuloy. Medyo malaki. Tapos ito ay gumamela. So pag lumaki to, ito yung magsisilbing pinakaano natin. Harang, ayan. So may mga ilang tumubo, yung iba hindi. Ayan, hindi naging successful, nabulok. So, sa ngayon, ang gagawin natin totally, lilinisin natin yung ating pinyahan. Ayan. Ayan, dito, ko muna tinatambak yung mga, ano natin, mga tinanggal natin damo. Pero, kung makikita ninyo, yan, parang mangyayari dyan. Malalim yan eh. Parang mangyayari, parang compost pit yan. Tapos, hayaan na lang natin mabulok yung mga pinya dyan. Tapos, kapag nabulok at lumubog, tatambakan natin yan ng lupa. So, medyo matagal-tagal pa. Tapos, dito, sa dulo na to, ayan, makikita natin, meron kami ditong saging. Yung saging na to, nakapag-harvest na kami last time. Oo, dito nga din yata sa puno na yon. Tapos, ito ang tiyatawag nilang senyorita na saging. Ayan. So, may pang ilang piling tayo. Meron pa ako dito sa banda dito na saging din. Ayan, dito nakita ako kanina eh. Lang. Yan, lawak. Mga siguro 2 meters tong compost pit na yan, yung pagitan. Tapos, eto yung ating saging. Ah, isa lang. Kanina pa, sabi ko parang meron. So, ito yung mas aming sagingan sa dulo. Ayan. Thank you.
gumamela para gagawin nating bakod. Maganda to pag lumaki kasi magiging parang, whoops, nalaglag. Ayan, maganda to pag lumaki kasi magiging ano siya. Pag kumakal, pag kumapal, parang magiging bakod na din. Mga gumamela. Tapos dyan natin siya ilalagay kasi yung blue line na yan, yan yung boundary namin. So may mga ilan na tayong tinanim at tumubo na katulad nyan. Ayan. So ang gagawin lang natin, sisiksikin lang natin, sisiksikin hanggang dun sa dulong dulo. Ayan. Tapos yung mga dragon fruit natin, mamaya gagawin na natin yung kanyang pinaka ano, pinaka poste.
i-share ko sa inyo yung kung magkano yung naging gastos namin sa pagpapatayo ng ano poste ng dragon fruit. So as you can see, nandito ako ngayon sa farm. Ayan. As you can see, ang makikita po ninyo is talagang purely taniman talaga to ng pinya. So dito kasi sa Tagaytay, ang pinaka main ano talaga nila, pag sinabi mong ang pinya is galing sa Tagaytay, iba ang dating sa kanila. Kasi alam nila na ang pinya dito sa Tagaytay is sobrang tamis. Pero syempre, dahil para hindi masayang yung space, yung lupa namin dito, dito sa bandang boundary namin, may nakikita kayong blue line, hanggang dyan lang kasi yung lupa na nabili namin. So, para hindi sayang at worth it yung, alam nyo yun, para mabawi namin kaagad yung pinambili namin ng lupa dito, yung mga pwedeng itanim is ginagawa namin. Katulad na lang yan, naisipan namin nga na magdagdag ng dragon fruit. Kasi ang dragon fruit ay hindi siya ganun ka-maintenance. Kasi kung ano yung ginagamit na vitamins o ng o ginagamit na fertilizer o pataba, yun din yung pwede nating ilagay sa dragon fruit. So, paano ba yun? So, ayan. Yung dragon fruit kasi, kung ano yung fertilizer na itong pinya namin, pwede niya nang maano, kumbaga masipsip, maabsorb. So, tipid na kami doon. Tapos, ang kagandahan pa, bago kami nag-come up sa pagtatanim ng dragon fruit, pinag-aralan muna namin. To the point na nagre-research ako, tapos to the point na nanonood ako ng mga vlog, ng mga video about sa kung paano magtanim ng dragon fruit, tapos kung paano mag-alaga ng dragon fruit. So, doon pa lang is na-realize namin, napag-aralan namin, natutunan namin na ang dragon fruit is maganda siyang ipang-combine sa mga pinya kasi makakatipid tayo sa pag-aalaga. Kasi ang dragon fruit ay less maintenance siya. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan magdilig araw-araw. Lalo na dito sa Tagaytay, mafag dito pag bandang hapon, sobrang lamig. So, tapos kapag daytime naman, sobrang init. So, kapag sobrang init, which is alam naman natin, ang dragon fruit parang kapamilya yan ng cactus, which is ang cactus is nabubuhay siya talaga direct from the sun, diba? So, yung cactus na, yung dragon fruit na to, yun yung naisipan namin na itanim dahil kahit papano, hindi tayo gagastos ng malaki pagdating sa maintenance. And katulad na nabanggit ko kanina, yung fertilizer neto is parang nakikishare na lang siya ng fertilizer sa mga pinya. Yung pinya kasi namin, regular namin yan, kumbaga may mga schedule yan talaga ng paglalagay ng fertilizer para mamunga siya sa tamang buwan na gusto namin. Tapos, alam nyo, makuha namin yung pinaka-timing na kung saan pwede namin mabenta yung pinya ng mahal. Normally, ang pinya ay tumatagal yan ng 18 months bago, kung talagang hindi, kung hahayaan lang natin siya mamunga. So, ganun siya. 18 months, tapos bago siya mamulaklak, bago siya magbunga, bago tayo mag-harvest. So, diba, sobrang tagal. Kaya naisipan namin na bakit hindi tayo maglagay ng iba pang variety na compatible naman sa mga pinya. Which is eto na nga, naglagay tayo ng dragon fruit. Yung dragon fruit na to, ayan, kaya netong mamunga ng 6 to 7 months. Provided na ganun din, kasama siya sa pag-aalaga or nakakakuha siya ng tamang sustansya na syempre para lumaki siya kaagad. So imagine ninyo, kung magkakaroon ako ng 10 dragon fruit, ayan. May 10 ako actually poste na ginawa. Ayan yun. Ayan. Sa 10 poste na yan, ang plano namin dyan is taniman yan ng 4 na dragon fruit. So sa ngayon, dahil hindi pa kami nakakakuha talaga ng pangpunla dyan, dalawahan muna pero hanggang sa 5 ano lang yan, sa 5 poste. So, halimbawa, si dragon fruit, magbunga yan. Magbunga yan sa isang tangkay na lang ng 3 o 4. Diba? Kahit papano, makakatulong para mabilis namin ma-ROI o ma-return yung investment namin dito sa pagbili namin ng pineapple farm. So, ngayon, doon na tayo sa pinaka-main topic natin. Magkano ba ang inabot ko sa pagpagawa ng poste netong ng ating dragon fruit? Kahit ako nagulat din ako nung umpisa na hindi pala din biro. Ayan, hindi biro ang magtayo ng poste ng dragon fruit. Alam niyo ba kung bakit? Kasi itong poste na to,
Nung kinumpit ko to, dito kasi, depende kasi sa area ninyo, kung mura yung bilihin ng mga construction materials o mahal. O katulad ko, nabigla ako dito, medyo siguro hindi na din ako sanay dun sa presyohan, kasi nasanay ako sa Manila, presyohan ng mga materyales nito. Itong 10 na to, 10 poste na to, ayan, umabot na ako ng gastos dyan ng 10,000 pesos. Okay, paano ba siya umabot ng 10,000 pesos? Yung taas kasi na to, sinasabi nila na sobrang taas naman ng dragon fruit na ginawa ko. Okay, kasi po, hindi naman ganun kalaki yung farm namin. Nasa 300 square meter lang yung farm namin. So, parang pinaka-main purpose talaga namin dito is magkaroon lang talaga kami ng bakasyonan. Pero at the same time, kahit pa paano, yung bakasyonan na yan, matatawag natin na pwede natin pagkakitaan. So, ang plano kasi namin dito sa aming farm is magtayo kami ng bahay kubo dyan. Ayun, nakikita ninyo yung bahay kubo, hindi po sa amin yan, sa kapitbahay namin yan. So, pag nakapagtayo kami dyan ng bahay kubo, so syempre, liliit yung space nung aking ano, nung aming farm. So, siguro mga 30 to 40 square meter yung pwedeng makain. So, imbis na, di ba, mababawasan yung tanim ko ng pinya. So, kaya tinaasan tong poste na to is para malaya pa rin kami nakakagalaw dito sa area na to. And at the same time, yung pinakagilid niya is tuloy-tuloy namin mataniman ng pineapple. Ito kasing dragon fruit na to, pag lumaki to, as in parang naging kumpula, magpapakita ko sa inyo ng sample picture. Ayan, insert ko na lang sa clip. Yan. Ayan, kapag hindi namin pwedeng i-let go ang pagtatanim ng pineapple, kasi ito talaga yung pinaka fruit of ano dito eh. Kumbaga, yan talaga yung pinaka pagkilala dito na tinatanim. And at the same time, talaga namang nakakainganyo at sarap sa pakiramdam na magtayo dito, magkaroon tayo yan, meron tayong farm, magtayo tayo dito ng ano, ng yan, ng ganitong klaseng business. Tapos actually, hindi lang naman talaga literal na business ito, kasi gusto namin talaga magkaroon din kami ng inuuwian na probinsya na malapit sa city, which is ito na yung pinakamalapit. Okay, bakit ba ako umabot sa 10,000? Yung 8,000 lang talaga lahat ang ginastos nito sa materyales. Medyo mahal na kasi talaga yung semento, tsaka yung bakal. Tsaka yung bakal nito, ipapakita ko sa inyo. Ayan, yung bakal niyan, yan. Apatan yung bakal. Which is, wala pa dyan yung mga gulong. So, kapag lumaki yung ating dragon fruit, ayan, pag gumapang yan, sabi nila, ano to eh, parang nasa 8 feet yata. So, may mataas talaga siyang masyado. Tapos, parang 1 feet yung na nakalubog dyan. So, pinatibay na namin para one time gastos lang. Mahirap naman kasi na, ayan, magpatayo tayo ng poste, tapos titipidin natin sa materyales, mas magagastosan pa tayo. Kaya, okay na lang din na ganito, yan, nag-invest talaga tayo dito para pang matagalan. Lumaki man, lumaguman, dumami man, kumapal man yung dahon nitong mga dragon fruit na to, pero at least sure tayo na matibay yung poste natin. So, sa materyales, umabot ako ng 8,000, more or less 8,000 pesos. Tapos, pinapakyaw ko to yung sa labor na 2,000 pesos. So, kaya umabot ako ng total na 10,000 pesos. So, yung iba dito na poste, hindi pa nalalagyan ng dragon fruit kasi wala pa kaming, ayan, wala pa akong nabibili. So, hanggang dito na lang. Ayan. Hanggang dyan lang yung, ano, maliliit nga yung iba. So, sa susunod natin na episode, tuturo ko sa inyo kung paano magtanim ng dragon fruit at ano ba yung best na dapat itanim sa na dragon fruit para mas after 6 to 7 months may enjoy na ninyo yung pinaka bunga niya. So guys, yan lang yung ma-share ko sa inyo sa episode na to. Kung paano at magkano yung pagpapatayo natin ng poste ng dragon fruit. Actually, marami pang kulang dyan. Kulang pa yan ng ano, ipufold pa natin yan yung pinaka nakasuhin ng mga bakal. Tapos, lalagyan pa natin yan ng gulong para doon natin sasampa yung dragon fruit. Siya nga pala yung dragon fruit na tinanim ko is yun yung parang purple o yan yung kulay red. So, kasi sa tingin ko, parang siya yung mabenta talaga sa market. Pero,
Kung sakasakali man na hindi talaga siya mamunga ng maramihan, at least meron kaming alternative na pwedeng at least kami na lang ang manginginabang sa family na lang namin. So, at least hindi na namin bibilihin, di ba? Tsaka hindi na rin naman kami masyadong gagastos kasi yung mga suhi nito is hiningi lang naman namin siya sa mga kaibigan. Tapos pagdating naman sa pag-aalaga, katulad na ng fertilizer, is hindi rin naman tayo gagastos na dahil nga makikikain na lang siya ng fertilizer sa paglalagay namin ng fertilizer dito sa mga pinya. So, ayan lang po ang i-share ko sa episode na to. Sana mag-enjoy po kayo at hanggang sa muli sa susunod natin na episode, i-share ko na naman po sa inyo kung paano po magtanim ng dragon fruit. Ayan. Salamat sa panonood.